Hi guys! Good morning and welcome back sa akin channel guys! And today, gagawa na naman tayo ng another reaction video. And I'm sorry about my background kasi I'm here sa likod ng bahay namin and pagpasensyahan nyo na yung noise. Kasi guys, kaya ako nandito dahil naglalaba ako dito sa likod. And so, gagawa tayo ng reaction video today guys. Ang pag-uusapan natin is about dun sa magkasintahan na isang buwan na lang guys, ikakasal na sila pero na-cancel dahil nga nag-back out si guy. So, ayan, ang sakit talaga guys ha. Title pa lang yan, masakit na. And then, so nung habang pinanood ko na yung video guys, na-feel ko yung sakit na na-feel ni girl dahil nga syempre, umasa siya na maging sila na talaga at tuloy na yung kasal. Kasi nga, madami na silang mga naplano, no? Na kasal nila, dami na silang nagastos, mga ganyan. So, masakit talaga yun. Tapos, biglang umayaw na yung lalaki. So, before ako magsalita ng hindi maganda sa lalaki, pinanood ko muna yung video. Pinakinggan ko muna yung ano ng lalaki kung ano nga bang rason. Kasi yun ang din ang gusto ni girl na gusto niya yung marinig yung rason ng lalaki kung bakit siya nag-back out sa kasal nila. So, nung sinabi na ng lalaki, so dun ko na naintindihan guys kung bakit nag-back out yung lalaki. Kasi tayo mga babae minsan din, meron talaga tayong time na moody, lalo na pag dumating sa atin yung friends natin, na monthly friends natin, naging moody tayo minsan. Pero, kung marunong kang kumontrol dun, makukontrol mo yun eh. Pero, ito si girl, iba talaga yung pagka-moody niya. Dahil nga guys, meron talaga siyang parang side, meron siyang problema talaga guys. So, ayan, kailangan niya talaga ng professional help. Kasi, sa atin, normal lang naman yun sa babae na maging moody. Meron nga sa lalaki din, nagmo-moody din eh. So, normal lang naman yun pag, ano. Pero sa babae, ito kay girl, hindi na talaga normal. Meron, kailangan niya talaga ng help. So, noon in-explain na sa lalaki guys, kung bakit siya nag-back out, mga ganyan. Ayaw na niya na ituloy yung kasal nila. Doon ko na naintindihan kung bakit. Siguro, para din sa akin, tama din yung decision ng lalaki na wag na lang ituloy yung kasal. Kasi pag itinuloy nila yung kasal, guys, sabi niya, hindi rin kami maging masaya. Dahil nga, sabi niya, hindi pa nga kami kasal, dinadown na nga niya ako eh. Lagi na lang ako yung umiintindi, lagi na lang ganyan. Tapos, kahit wala naman akong ginagawang masama. So, sabi niya, lalo na siguro pag kinasal na kami, baka mamaya, ano na lang, baka worse pa daw dun. So, sabi niya, mas maigi na yun na wag na lang ituloy yung kasal at kasi mahirap na daw guys pag ituloy yung kasal nila, hindi naman sila maging masaya. Tapos, mas mahirap na, mas lalo na daw pag nag-anak sila, ikawawa naman din daw yung mga anak nila, tapos magkakahiwalay lang din daw sila. So, alam mo, tama naman din yung decision ng lalaki. Kaya tayo mga babae, dapat dinihin na lang din natin yung decision ng babae. Kasi alam ko, madaming nagagalit dyan sa lalaki dahil nga sa ginawa niya. Pero, may rason din naman yung lalaki. Tama din naman yung ano niya eh, rason niya. Alam kong masakit para sa'yo girl na na-feel ko yung sakit mo. Pero, mahirap din kasi ipilit natin yung sarili natin sa lalaking ayaw na sa'yo, diba? Kasi pag ipilit mo yung sarili mo sa lalaki na ayaw na sa'yo, pag nagkasama din kayo, hindi naman kayo maging happy kasi nawala na yung pagmamahal ng lalaki sa'yo, nawala na yung love niya, tapos nagkasama pa rin kayo. Pero alam mo, kasi pag ganun eh, pag ipinilit mo yung sarili mo sa lalaki, tapos nagkasama kayo sa isang bahay, yung lalaki, hindi maganda yung trato sa'yo kasi nga, pinilit mo siya. Tapos, lagi niyang ibabalik sa yun. Pinilit mo ako, sabi ko sa'yo, wala na akong love, diba? So, mas maganda nin. Kung ayaw na yung lalaki, tanggapin na lang natin. Kasi, kahit nga masakit na masakit, pero wala tayong magagawa. Kasi ayaw nila, diba? Ayaw, kung ako din,
kung ako din yung nasa kalagayan mo, nako, talagang parehas tayo ma-feel na masasaktan talaga. Pero mahirap din naman kasi ipilit yung sarili natin. So sana naman sa'yo, guy naman, to si boy naman, sana naman, sinabi mo na sa kanya nang maaga, hindi yung inintay mo pa isang buwan na lang, tsaka ka na mag-back out sa kasal nyo. Ang sakit nun. Sana naman, guy, na kahit 5 months before yung kasal nyo, mga ganyan, sinabi mo na sa kanya, hindi yung pinaasa-asa mo pa ng ganung katagal, di ba? Masakit talaga yun. Tapos nung naisip ng babae na nag-suicidal daw siya, ganyan-ganyan, tapos biniblame niya yung lalaki. Alam mo, ang sarap maging mabuhay. Masarap yung buhay dito sa mundo. Kaya nga tayo nandito dahil kay God. Pero yung mag-suicidal ka dahil sa problema, wag gawin yun. Hindi maganda yun. At alam mo, malalampasan din natin yung mga problema, mga ganyan. Mayroon nga dyang mas masahol pa yung mga problema nila, mga trials na talagang mas masakit pa or mas masahol pa. Alam mo, ang problema ay mas masolusyonan yan ng pahinay-hinay. Kasi yan ang binigay sa atin ni God na trial para maging malakas tayo. So, ayan, huwag mong isipin na pinapabayaan ka ni God. So, ang gawin mo is mahalin mo na lang yung sarili mo, ayusin mo yung pamilya mo, bumalikan na lang sa'yo sa abroad, and alam mo yung lalaking para sa'yo ay darating sa tamang panahon, at huwag kang mawala ng pag-asa kasi darating din yung lalaki na magbibigay sa'yo ng pagmamahal na hinahanap mo, na talagang totoong andyan para sa'yo lagi habang buhay. Ayan. Sa ngayon siguro, dun sa lalaking yun, hindi talaga siguro para kayo. I mean like, hindi, yung release, yung ikaw tsaka yung lalaki, parang hindi kayo sa isa't isa. Kasi, tingnan mo, diba, hindi natuloy yung kasal nyo. So, ayan, yung lalaki para sa'yo, darating din yan sa tamang panahon. And, ayan, mahalin mo yung sarili mo, and huwag kang mawala ng pag-asa. Maging okay din yan lahat. Ayan, mag-pray ka lang. So, ayan lang guys, and thank you so much for watching this video, and malapit na yung New Year's dito guys. So, don't forget to subscribe my channel, and if you have any question or mga comment, just comment down below guys over here, and please don't forget to click the bell button, and thank you so much for watching this video. Bye guys!